Hello, good day. I'm Mon. Welcome to Mon's Bike Corner. So now I'm going to share with you what I use for my urban rides. So ito talaga yung gamit ko when I use when I go urban riding, whether it's long ride, whether it's my mountain bike or my road bike, whatever bike there is, whatever bike is available to use. So the first one we will talk about is, syempre, pandemic tayo ngayon, your face mask. People say nga na bawal daw tong vented and or valve masks. So, but the thing is, cycling kasi is a naturally socially distant sport. So unless, you know, magpe-peloton kayo, hindi naman kayo magdidikitan. So you need, the reason I use the valve mask is I don't really go into enclosed spaces when I bike. So and I need to breathe. And this N98 carbon activated face mask is very helpful. In fact, even before the pandemic, ang sarap na nito gamitin kasi nga yung smog na filter din niya. Yung nga lang, ang problema raw kasi dito, if we're gonna talk technical about the requirements for pandemic, is that when you sneeze, ang tendency is for your sneeze for the air to come out of the valves. Yun kaya bawal to. So if you're comfortable, syempre using masks without valves, okay din yun because you're safer for other people that way. Okay. So this one I bought for about less than 600 pesos in Lazada. It came with 10 carbon activated masks. Washable siya. So I read in the internet that you can wash this with soft soap. So, huwag kang gagamit ng laundry detergent kasi masisira mo yung carbon activation. This one you can use laundry detergent dito kasi fabric naman to eh. Ito hindi. So, ang ginagawa ko, ginagamit ko sa kanya hand soap. Yung liquid hand soap. So, ganun lang. I wash it once a week and I get to use this mask, this carbon activated filter for about a month. Tapos after that, tapon ko na siya. Then I get the new one. So I have 10. So technically, for 10 months siya. That's what I read in the internet. So, nasa sa inyo yun. Some people nga say, and I wash it once a week. Kasi matagal siya bago magkaroon ng amoy. Kasi nga, dahil dun sa carbon activated filter. So, some people want to wash it every time they use it. Nasa sa inyo yun. I mean, ang problema mo lang sa washing it every time you use it is that mabilis din mamatay yung carbon activated filter mo. Kasi nga, hugas ka ng hugas. You don't really need to wash it that often. Pwede mong wash it araw-araw, etong exterior. Eto, itong fabric. But this one, sabay ko na lang winawash. Kasi hindi naman ako nagpupunta sa highly dense, sa densely populated area. So either nasa village lang ako. And like I said, cycling is a socially distant sport. So, ayun. So if you want to buy it, you can check it in Lazada. It's about nakuha ko siya and I think it's cheaper na now. Less than 600 bucks with 10 filters na kasama. Okay. The next one is the gloves. So I'm using half gloves for urban cycling. Bakit? Kasi mainit eh. Okay. Hindi mo naman kailangan mag full glove kasi the glove is actually to protect your hands, right? I mean, maganda kung merong katulad nito na merong mga padding siya. Kasi nga, even if you have really nice soft grips, the softer the better. Tsaka, pero yung, mahirap din naman yung sobrang kapal na hindi mo na maramdaman yung handlebars mo. Okay. This one I bought in Decathlon. So, B-twin siya. It's pretty durable. Ngayon na nga lang siya nagkakaroon ng mga problema. That's why bumili na ako ng spare. I think this is about 700 bucks. Pero this has been for me with more than 2 years na. So, sulit na siya. Siya yung parang mga t-shirt na gusto mong suotin dahil sobrang luma na siya tapos komportable. Ganun yung dating nito. Right? So, importante yan. I mean, may mga iba, bakit pa ako kailangan mag-gloves? Ang init. O, mainit nga mag-gloves. Pero pagka isipin mo, pag sweaty ka na, pwede kasi matanggal yung kamay mo dun sa grips. Eh. Lalo dun sa mga road bikes na makinis yung grip tape nila. Pwede kang sumub-sub na ganun. So, problema yan, di ba? So, it's important to wear gloves. Hindi siya pamporma. It's actually for safety. Okay? And then,
we are now going to go to eyewear. So this is actually what I use for biking. Mas maganda, hindi nga siya medyo impact resistant yung lenses niya. The reason I use this is because of the frame, metal siya na titanium. So hindi siya, kahit na mabasa siya, hindi siya kakalawangin. Tsaka it's pretty flexible and light. Importante yung light eh. Kasi pag pagod ka na, sabay mabigat yung salamin mo katulad nito, after a while parang matigas, masakit na siya. So, tsaka hindi siya, may tendency malaglag lalo na pag pawis ka na. So this one, maganda yung pagkakaano niya kasi it's medyo snug. In fact, I even bought yung parang panlagay dito. But nowadays, I don't use it because snug na siya sa akin eh. Lalo na pagka naiipit ng helmet. Or I use bone conduction headset, which I will show you in a while. So, yung eyewear, dahil may grado yung mata ko, necessity siya. Kasi otherwise, hindi ko makikita yung mga gamit kong, like when I wanna check my speed and all that. And then, kung hindi naman kailangan ng prescription lens, you can use any eyewear. Okay? Any, basta sports. Basta, like this one. This is, well, I got it on sale from Rudy Project. So, this is the Stratoflight. No? So, ano siya? Photochromic to. So, when the sun gets hot or bright, or when you experience a bright light, nagdidilim yan. So, hindi rin siya forma. I mean, yeah, it looks good, right? But, it's more really for safety. Bakit ko sinasabing safety? Remember, pag nagbabike ka kahit na urban yan, your tires kick up dirt. So, pagka napuwing ka, or something gets into your eye, problema yon. So, yung iniiwas mo. I remember there was a time gabi, sabi ko, wala akong eyewear. Hindi ko naman siguro kailangan kasi gabi naman eh. Wala akong clear lens. So, nagbike ako, and you know what? May pumasok na lamok sa mata ko. At masakit yon. So, hindi lang siya porma. Yes, maporma siya, pero it's more of to protect your eyes. And you can, and these things range from what? You can get as cheap as 300 pesos to as expensive as more than 20,000 pesos with regards to your sports eyewear. So, depende sa iyo yun. And then, with Rudy Project, you have an option to buy yung mga clip-on na prescriptions katulad nito. So, you can put it here. You can have it done, but make sure lang that you have it done right. Yung wag lang pabasta-basta kasi importante yun dahil hindi mo rin siya magagamit pagka hindi tama yung sukat sa mata mo. So, you really need to go to a good optometrist or a good shop or doctor to really make your prescription lenses kasi otherwise, sayang yung gastos. Right? Now, the next one we needs kasi ito, ano, is syempre the helmet. So, there are two helmets here. So, the road bike helmet. This one. So, tatanong, bakit helmet? Diba? Totoo naman, helmet. But the road bike helmet kasi, first and foremost, yung specific road bike helmet, walang visor. Right? You don't need it. Secondly, magaang. Kasi habol mo yung lightweight, lalo na kung naglo-long rides ka. Right? So, yung helmet, merong ano yan sa katawan mo after a while, pag mabigat yung helmet mo, yung long ride mo, parang, yung ulo mo masakit na. Okay? So, this is the road bike helmet. So, definitely, no helmet, no ride. Okay? Ganun lang kasimple yon. That's how I do it with people that I ride with, especially the new ones. Sumama na loob nyo sa akin, no helmet, no ride. It only takes one accident to get your brain damaged. Okay? And now, this is the mountain bike helmet. So, it's heavier. Okay? It's heavier, it's bigger. This is what they call a skillet-type helmet. Why skillet? Kasi mukha siyang skillet, yung panluto. So, this one,
has a visor, it has more protection on the side and the back. Okay? So, this one actually comes with the MIPS technology. Okay, ano ba yung MIPS technology? Actually, it's yung rotational impact. Ayan yun, yung kulay yellow na yun. Yung rotational impact yung pinoprotektahan yan pag tumama yung ulo mo. So, meron din naman road bike na may ganon. So, it just so happens na nasira yung dati kong helmet and I ended up with buying this one. It's actually twice the price of the regular helmet because of the MIPS technology. But you're buying the technology. Bakit? Kasi pag sumemplang ka, hindi lang naman, ang semplang mo hindi lang naman isang direksyon eh. Iba-ibang direksyon yan. Saka minsan, napipilipit nga yung ulo mo or yung leg mo pag sumemplang ka. Minsan yung tama mo, pag impact niya sa side, gumaganon. So yung MIPS, pag gumanon siya, napipigilan niya yun. Na-absorb niya yun. So yung binabayaran mo doon. Right? So syempre, new technology, new expense. Right? But it's worth it. I tell you, it's worth it. So, yan, helmet. So, bakit di ko ba pwedeng gamitin yung helmet ng road bike sa mountain bike? Pwede naman. Kung trip mo, bakit hindi? Di ko ba pwedeng gamitin yung mountain bike helmet ko sa road bike? Pwede rin. Bakit hindi? I mean, when I was reviewing a gravel bike, I was using my mountain bike helmet nung nag-trail ako. Bakit? Kasi nasa trail ako eh. Mas kailangan ko yung extra protection. Okay? Now, ngayon, kung gusto mong, kung natin gamit mo mountain bike mo, gagamitin ko to kasi mountain bike eh. Kung gamit ko yung road bike ko, gagamitin ko to. It's just that maarte lang ako that way because it's specific to the bike. Alright. Now, the cost of the helmet. I got this one on sale. Nagkaroon ng sale few years back, ang Bell, na trade in any helmet and you get this for 70% off. So, nakuha ko siya ng 70% off at 4.5. Mas mahal ang road bike helmet kaysa sa mountain bike helmet. Kasi nga, there's more technology and lightweight material matrix na ginagamit na sa road bike helmet. Okay. When I bought this, I got this for 9,500. Medyo mahal siya. Mahal siya. Dahil dun sa MIPS. Yung non-MIPS is half the price. So, yon. Now, what else do you need? Syempre, kailangan mo yung cellphone mo. For emergencies, make sure it's fully charged. Make sure it's fully charged. So, whatever cellphone you want. Kung ano mayroon ka, basta yun yung importante. Hindi naman importante kung... Basta importante, fully charged siya. Now, and syempre, your wallet. Kasi, syempre, gagastos ka, kakain ka. Plus, your identification is here. And your emergency numbers need to be in your wallet as well in case something happens to you. Okay? Importante yun. Malaking bagay yun. Where do I put these things? You know? Siyempre, pwede mo naman ibulsa lang, di ba? Pero mas maganda kung nasa isang lugar lang siya. So, I bought this one. This pouch. So, I put my wallet here. See, and then I put my cell phone here. Magkasama sila parate. Okay? So, it's either I put it inside on my waist pack if I'm bringing a waist pack, which is this one. This one, or this one to hold the water bottle. No, lalagay ko siya dito. So, tumura lang to. Nabili ko lang siya sa Hypermart. And then, syempre, papawisan ka ang walang kamatayang good morning towel. Diba? You need to bring a bike pump. A bike pump. Kasi, kung maplatan ka, kailangan mag-pump, di ba? Other than that, pwede ka rin namang, meron ka rin namang tool bag or yung saddle bag. Ito. Ang laman nito, if we're gonna get into this, okay, ito yung pa-mountain bike ko. Spare tube for mountain bike. Remember, yung spare tube mo dapat size nung gulong mo. So, kung naka-26 ka, dapat 26 yung spare tube mo. 27.5 ka, 27.5. Although, kakasya naman kung ipilit mo. Pero mas maganda kung tama yung size. So, I'm using a 29er, so I'm using a 29-inch tube. These are CO2 cartridges. So, ito yon. This goes underneath the saddle of the bike. Okay? So, this one is made by Speed Sleeps. Okay? I got this from the internet from Steven Sheep.
in Facebook, siya yung nagpapasok nito. The reason I got this is because naka-dropper post yung mountain bike ko. Pag naka-dropper post ka kasi, hindi mo pwedeng kapitan yung seat post eh, kasi gumagalaw yun. Eto wala siyang ganun dito, doon lang siya sa likod ng sado. I use the same for my road bike only. Mas maliit yun, tsaka mas magaang yun. Okay. And I like the way it looks because hindi siya mukhang saddlebag eh. Mukha lang siyang pouch na iniikot mo na yan. Para siyang medyas na nirolyo mo eh. Ang ganda yun, nakatawa siya. Because I'm not really into saddlebags. So, I got this for 1.5 from Steven Shi. You can look for him in Facebook if you want to get one. It's really good. I like it. I saw this because one of my friends was using it, si Mark Tenswan. So when I saw it, sabi ko, okay yan. I can use it for my bike, for my mountain bike kasi nga naka-dropper post. So, yun yung problema sa dropper post. Okay, the headgear, the headband. Bakit mo kailangan ito? Dito kaartehan, promise. Kasi yung helmet mo, kahit na meron yung sweatband, pag mahaba-haba na yung pagbabike mo, tanghaling tapat na, promise, pupunta yung pawis mo sa mata mo. So, kailangan mo to. Yan. You can buy different kinds of, or different brands. This one I got in Decathlon, again. I think this is like 150 pesos ang isa. So, para lang wag mag-sweat yung wag lang bumagsak yung sweat mo sa eyes mo kasi there are times na hindi mo na mabuksan yung mata mo sa sobrang daming pawis and that's dangerous kasi syempre di mo nakikita na sa harap mo, ba? Now, ito naman yung Deuter Pulse 1. Ano siya? It's a belt pack para lagay yung water bottle mo. Okay. Syempre, some of us like riding with our tunes. So this is what I use for music and for receiving calls in case someone calls me, you know. What is this? This is a bone conduction headset by Aftershocks. They're called Trex Titanium. So, wala siya sa loob ng tenga mo. Okay? So, you can hear the exterior noise. So, nandito siya sa bone mo na konekta. So, you can, pag hindi, tsaka, syempre, the objective is to just, para siyang, you can't get, you know, audiophile quality music here. Kasi kung yun naman ang gusto mong gawin, hindi ka magbabike, di ba? So, you just want, parang may background music ka, parang may pipe-in music ka ba nagbabike ka. Ganun siya, mahina. Why? Why do you need that to be that low? So that makakausap pa yung nasa paligid mo, first, maririnig mo yung background noise. Like for example, may kotse, or may bumusina. Pagka kasi naka-in-ear ka, o yung mga audiophile na headset, kahit sabi mo waterproof yan or water resistant siya, hindi mo naririnig noise canceling kasi. So, delikado yan. I was using that before and dalawang beses na ako muntik masagasaan or mabangga. I decided to invest in a good one. This is yung nga, yung Trex Aftershocks. This one's expensive. When I got this, I got it for about 8,000 pesos. There are several types of this. Ito yung pinakamataas na modelo. Saka yung pinakamagaang. Okay, so this concludes the riding essentials that I use when I do my urban rides or road rides. Whether it's in the village or your medium rides or long rides, this is what I use. So, you can copy it. You can. It's just an idea of what you can do for yourself. Okay. So don't forget to like and subscribe. Remember, Mon's Bike Corner.